Mga idol at kabayan, breaking news! Armed Forces of the Philippines nagpadala ng Air Force at Navy assets sa West Philippine Sea upang magpatrolya. Ikinababahala ng karamihan ang ginawang pagpapakita ng daang-daang puwersa ng Chinese military militia sa katubigan na nasasakupan ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Pero sinisiguro ng Armed Forces of the Philippines na protektahan ang ating mga nasasakupan. Bakit sila nang hihimasok sa ating teritoryo? Ano ang pakay nila? Kailan pa ito nangyari? Ano-ano ang mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno? At ano ang aksyon ng Amerika sa pangbubuli na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. I-like ang video, pag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Iginiit muli ng Armed Forces of the Philippines nitong linggo, ika-21 ng Marso, ang matibay na resolusyon nito na protektahan ang mga interes sa dagat sa bansa, lalo na sa West Philippine Sea, dahil sa mga bagong ulat ng panghihimasok ng mga sasakyang Chino sa Julian Felipe Reef na sakop ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Ay mahigpit na sinusubaybayan ng tropa ng gobyerno, sinabi ni Major General Edgar Arevalo, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Nakatanggap sila ng isang ulat mula sa Philippine Coast Guard na halos 220 mga Chinese fishing vessels na pinaniniwalaan na pinamamahalaan ng mga tauhan ng maritime militia ng China na naka-inline formation sa Julian Felipe Reef o kilala rin sa tawag na Whitsun Reef malapit sa Bataraza, Palawan noong 7 ng Marso na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang Western Command ng Armed Forces of the Philippines ay nagpadala ng mga Air Force at Navy assets upang magsagawa ng mga pagpatrol ng soberanya upang higit na mapatunayan at kumpirmahin ang ulat, sinabi ni Major General Arevalo. Dagdag pa ni Major General Arevalo, ang mga naaangkop na ulat ay ginawa at ipinasa sa iba pang mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines General Headquarters, ang nasusubaybayan na bilang ng Chinese Maritime Militia, sinabi ni Major General Arevalo. Ng mga concerned agencies ng gobyerno ng Pilipinas ay ginamit ang mga ulat na ginawa ng Armed Forces of the Philippines General Headquarters upang gumawa ng naaangkop na mga aksyon na hindi limitado sa pagsampa ng mga diplomatikong protesta. Tinitiyak ng Armed Forces of the Philippines na hindi tatalikuran ng AFP mula sa pangako nito na protektahan at ipagtanggol ang ating interes sa dagat sa loob ng mga hangganan ng ayon sa batas. Ito ang isang paninigurado ng tagapagsalita ng militar na si Major General Arevalo. Ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea, ang Julian Felipe Reef ay isang malaking hugis na bumerang, mababaw na coral reef sa hilagang silangan ng pagkakaisa banks and reef o mas kilala bilang Union Reef na matatagpuan humigit kumulang sa 175 nautical miles sa kanluran ng Bataraza, Palawan. Dagdag pa dito, ang reef na ito ay nakaposisyon sa loob ng eksklusibong economic zone at continental shelf ng Pilipinas kung saan tinatamasa ng bansa ang eksklusibong karapatan na samantalahin o pangangalagaan ang anumang mapagkukunan na sumasaklaw sa parehong mga living resources katulad ng mga isda at mga non-living resources tulad naman ng langis at natural gas. Nabilang ng Philippine Coast Guard na humigit kumulang 220 mga sasakyang dagat ang nasa lugar. Sa kabila ng magandang panahon sa oras na iyon, ang mga barko ng Chino ay nasa reef ay hindi nagpakita ng aktual na mga aktibidad sa pangingisda at bukas ang kanilang buong puting ilaw sa oras ng gabi, sinabi ng National Task Force West Philippine Sea sa isang pahayag. Iniulat ng National Task Force West Philippine Sea ang pangyayaring ito bilang isang pag-alala dahil sa posibleng pag-overfishing at pagkasira ng kapaligiran sa dagat, pati na rin ang mga panganib sa kaligtasan ng nabigasyon. Pangako ng National Task Force West Philippine Sea na patuloy na sinusubaybayan ng gobyerno ang sitwasyon habang nananatili itong matatag sa tungkulin itong protektahan ang soberanya ng Pilipinas at mga karapatan ng soberanya sa maritime domain ng bansa, kaayo ng paninindigan ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang gobyerno ay magpapatuloy na mapayapa at masigasig na itaguyod ang mga pagkukusa sa pangangalaga sa kalikasan, siguridad sa pagkain at kalayaan sa pag-navigate sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pangkalahatang patakaran sa pambansang seguridad. Sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa China na agad na alisin ang 220 na sasakyang dagat o Chinese Maritime Militia na sinasabi niya na isang uri ng provocation sa lugar ayon sa kalihim ng depensa na tinitingnan nila na may matinding pag-alala
nagdala ang pagkakaroon ng 220 Chinese militia boat sa Julian Felipe Reef o Union Reef sa West Philippine Sea. Ito ay isang malinaw na nakakagalit na aksyon ng militarisasyon sa lugar. Dagdag pa ni Secretary Lorenzana na nanawagan ito sa China na itigil ang panghihimasok na ito at agad na alisin ang mga barkong ito na lumalabag sa ating mga karapatang pandagat at paglabag sa ating teritoryong soberanya. Nakatuon ang kalihim na itaguyod ang ating sovereign rights sa West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Lorenzana, nakikipag-ugnay ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang Philippine Coast Guard, National Task Force West Philippine Sea at Department of Foreign Affairs para sa naaangkop na aksyon sa konteksto ng pagprotekta sa kapakanan ng ating mga mangiisdang Pilipino, ating mga yamang dagat at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na nagpadala ang Pilipinas ng diplomatikong protesta sa China tungkol sa pinakabagong panghihimasok ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Ipapadala sana ito sa Lunes ng umaga, ngunit kalaunan ay nilinaw ni Secretary Locsin na naipadala na ito noong Linggo pa ng gabi. Pareho ang China at Pilipinas ay mayroong overlapping claim sa West Philippine Sea. Noon ay hinihipitan ng Beijing ang hawak nito sa mga teritoryong inaangkin ito sa South China Sea, kasama na ang West Philippine Sea o ang lugar sa loob ng 200 nautical mile na eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Noong 2016, nagpa siya ang Permanent Court of Arbitration na pabor sa mga paghahabol ng Pilipinas at pinawalang bisa ang legalidad ng 9-line claim ng China. Ang tagumpay ng Philippines Arbitral sa West Philippine Sea ay magpapatuloy na kinikilala ng Biden's administration alinsunod sa pinatibay ng ugnayan sa pagitan ng dalawang estado. Para sa Philippine Ambassador to the United States, ang suportang bipartisan ni President Biden para sa mga bansang kasangkot sa maritime dispute ay makikinabang sa lahat ng partido sa oras na ito. Sinabi ng Philippine Ambassador sa isang pahayagan na si President Biden ay magkakaroon ng suporta sa dalawang panig sa mga tuntunin ng tiyak na hindi lamang sa China, ngunit ang iba pang mga bansa na igalang ang international na batas, partikular ang UNCLOS na sumasaklaw sa parehong West Philippine Sea at sa East China. Ang UNCLOS ay isang international na kasunduan na itinatag upang tukuyin ang mga hangganan sa baybayin at pangdagat. Ang arbitral tribunal na nagpapasya sa kaso ng Pilipinas laban sa China ay nilikha sa ilalim ng isang probisyon ng UNCLOS. Mga idol at kabayan, ang pagpapakita ng China ng kanilang malaagresibong aksyon at pananamantala sa mga yamang dagat ng Pilipinas ay isang malaking leksyon sa ating lahat na dapat pagtuunan ng pansin ng mga politiko na ang Armed Forces of the Philippines modernization ay dapat at karapat-dapat na bigyang halaga para mapanatili ang interes at katatagan ng ating bansa. Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.